Former Vice President Jojo Binay arrives early at his polling precinct at the San Antonio National High School in Makati. But he is unable to immediately cast his vote after the vote counting machine rejects his ballot. Binay tries to insert his ballot 8 times, but the VCM does not accept it. A disappointed Binay leaves his polling precinct and raises questions about the election's integrity. Sobrang disappointed. Disappointed ako. Na sa akin. Yung ibinigay sa kanyang ballot, so considered Mark Baddon. Hindi na po pwede. Question. Ano ang hindi mo pagbibigyan ng balota? Is it rejected? Wow. So, sumunod ako. Sumunod ako. Walong beses patigray. Yung normal, apat. Nung dumating yung community representative, pinapasok ko nila 4 na beses, sa 8 beses, rejected. Ano po ang explanation? Hindi nila alam. Basta ka-rejected. Mm-hmm. Sabi ko, ba't rejected? Wala namang markya, wala namang ano, check na. Sabi ko, paano na? Wala na. Wala kayong buhay ko. Ha? Ikaw po mismo? You're deprived ng boto ko. Deprived ako. Dahil sa sinasabi, rejected ng makina. Mali naman yata yun. Kaya ka naman merong kapalitan ko. Diba? Ngayon, mukhang nagdududa na ako dito. Binay then goes to the COMELEC to complain. He is able to vote 3 hours later at his precinct at the San Antonio National High School. His daughter, Senator Nancy Binay, and mayoral candidate Jejomar Irwin Junjun Binay are able to cast their votes past noontime. Makati Mayor Abby Binay also cast her vote at the San Jose Elementary School with his husband, Luis Campos Jr. Will you do the first move, Mayor, para sa consumers? Ang lagi ko sinasabi, I have to heal first before I can be able to reach out. Man, nasaktan ako sobra. So, mahaba pang panahon ang kailangan. At hindi ko alam kung kailan mangyayari yun. Re-electionist Senator Cynthia Villar and her husband, former Senate President Manny Villar, cast their votes at the Las Piñas Science High School. Senator Villar credits her high survey poll ratings to public trust and not on her wealth. Di ba maganda rin na gusto ka ng tao? Hindi naman yung yaman mo or influential ka, but gusto ka ng tao. That is very important. In Taguig City, former Foreign Affairs Chief Alan Cayetano voted at the CP Santa Teresa Elementary School in Barangay Bagumbayan. This is Consuelo Marquez reporting for INQUIRER.net.